Okay, simulan nating talakayin ang mga pamanang pook. Unahin natin ang hagdan-hagdang palayan na matatagpuan sa Hilagang Luzon na nilikha ng mga ipugaw. Nang makita ito ng mga Amerikano, tinawag nila itong rice terraces at isinalin sa wikang Tagalog na hagdan-hagdang palayan. Ito ay may habang 18,500 na milya. Ang bawat andana ng lupa ay may taas na 2 hanggang 3 metro. Tinuturing na mataas ito sa pinakamataas na gusali sa buong mundo. Ngayon naman ay ang mga lumang estruktura na nasa Bigan. Naging malaking bahagi ng kalakalan ng bayan ng Bigan noong panahon ng ika-19 na siglo. Makikita ang pagkakaayos ng bayan ng Bigan ang isa sa pinakamalaking impluensya ng mga Espanyol. Magkakalapit o magkakatabi ang simbahan, munisipyo at plaza. Kitang-kita rin ang pagtatanging panlipunan noong panahon ng Espanyol. Ang bahay ng mga ilustrado at mestizo ay nakatayo malapit sa simbahan at plaza. Taglay ng Bigan ang pinag-isang disenyo at konstruksyon ng mga istruktura sa ibang bansa. Isa itong modelo ng pagpapanatili ng pagkakakilanlan at kasaysayan ng ating bansa. Ngayon naman ay tunghayan natin ang simbahan ng San Agustin. Matatagpuan sa Intramuros na maihahalin tulad sa nagagandahang mga simbahan sa ibang bansa. Ang kasalukuyang simbahan ng San Agustin ay itinayo noong 1598 kasama na ang mga monastery na kumakatawan sa pagkamahardika at katatagan noong panahon ng mga Kastila. Bawat makakita ay humahanga sa marilag at malaking gusali ng simbahan. Ang pinto sa harapan nito ay puno ng dibuhong bulaklak na rosas. Malapit sa altar ay makikita ang pulpito na may disenyong pinya, malaking organo at upuan ng mang-aawit na gawa sa nililok na mulabe na pinalamutia ng ivory. Kakit-akit ding masdan ang 16 na pares ng malalaki at maningning na aranya na nagmula pa sa Paris. Ngayon ay tunghayan natin ang simbahan ng Paway. Ito ay makikita sa Ilocos Norte. Ito ay gawa sa mga hinubog na corales at bricks. Ito ay natapos sa loob ng 190 taon. Sinimulan ito noong 1704 at natapos noong 1894.